So, 16 years old pa na ako, nag-audition na ako kung saan-saan. As a matter of fact, nag-audition ako sa Mr. Pogi. Kabatch ko si Jericho Rosales. Pero siya yung nanalo ng 16 years old kami dalawa. Tapos after 20 years, marami ko yung audition. Nag-audition ako vocalist ng River Maya, gano'n. Stand-up comedy naman. Tatlong contest sinaliyan ko. Lakapalooza 2, Clown in a Million, kasi yung funny one na nangyari last year. Medyo nag-trending naman ako nun. Tapos, ayun, paminsan-minsan, pag di nila alam yung mukha ko, sino ka nga ba? Kilala kita, ikaw yung nasa TV. Sabihin nila ako si Alden Richards, gano'n. Kasi matutuwa naman sila yung ibang mapipigon, gano'n. Okay naman itong pag-i-stand-up. Pero, sinasabi ko sa lahat ng nagtatanong sa akin, paano ba maging member ng Comedy Manila? Sinasagot ko lagi, dapat may trabaho ka pang isa. Dahil hindi ka yayaman dahil sa Comedy Manila. Pero pwedeng ito maging dahilan mo para magkapera ka bigla. So magkaiba yun, okay? So ganun lang yun. Minimaintain ko itong Comedy Manila as a supplement. Tapos ang day job ko ngayon sa ABS. So isa ako sa mga character actors ng ABS ngayon. Kasi patay na yung mga goons, sila Pakito, Robby. So yeah, si Dick Israel, kamamatay lang. So kapag may nagsara, may magbubukas. Sinong bagong punyeta? Di ako. Ganun lang yun. So, ang style ko, pag humaharap ako sa camera, humahawak ng mic, medyo mabagal talaga kasi ginagaya ko yung promo ng WWE wrestlers. Ibang linaw, each phonetically well-spoken. Diba? Parang ganun, diba? O, ganun lang yun. Para yung jokes ko rin, as much as possible, maiksi. Kasi yung attention span ng Filipinos, maiksi lang eh. Kaya na sinabi ni Alex. Kaya ako nag-trending sa Twitter noon. Partida, wala akong Twitter noon. Nag-trending ako ng 6 weeks, ha. Yung ano, kinompress lang yung mga jokes ko noon. Kasya-kasya siya sa Twitter, kaya ako nag-trending noon. Tapos, ganun lang. Ang style ko, one joke, 30 seconds. So may joke ako 10 seconds lang. So kailangan may exhale lang. So isa sa mga sample jokes ko, sige, sample ako na yung isa. Isang misteryong tanong, ano nga pala ang pinagkaiba ng lumang tipan sa bagong tipan? Sirip, amoy. Napakasaya, no? O nga pala, sa ospital, ano ang scientific term ng bagong ahit na pubic hair? Sirip, invisible ball. O nga pala, ano ang pinagkaiba ng mamahaling aso sa askal? Sirip, linamnam. Ilocano moves. Okay ba tayo dyan? Aha. So, alam nyo, isa akong Ilocanong kuripot. Last week, may babatuhin sana ako kapitbahay. Bote ng right horse, papatuhin ko siya. Kaya lang, naisip ko, sayang, may deposito. Ayos ba tayo dyan, boys? Thank you, Araneta. Woohoo! O nga pala, ang nakakapikon nga lang kapag nati-TV ka lagi at lalo na yung sinabing, tama yung sinabi ni GB na kapag nag-champion ka, bawal ka nang mag-pump. So may pressure na gano'n. At ang pinaka nakakasar lang kapag nati-TV ka, paglalapin na ka, sabihin, pre, patawa ka naman. Yun lang yung nakakapikon bigla. Actually, kumukulo dugo ko nun kapag natatimingan ako nun sa mall, okay, may nangungulit na bata. Kasi seryoso talaga ako na, hindi nga ako tumatawa sa sarili kong joke. So, ganoon lang, pagka nakakapigol lang. Tapos one time may, nasa taping ako, nasa sulo ako, may kinalapit ako ng bata, 14 anos. Sabi, Hoy Idol, magpatawa ka naman! So sa isip ko, ano talaga, dinuduro ko ng bungo niya. Pero dahil civilized ako, at nag-aaral naman ako, di ko yung ginawa. Okay, judge my actions, not my thoughts, okay? Ayun lang, napakasaya, no?
So pag stand-up comedian ka, hindi ito, wala tong kasiguraduhan. So, pwede akong magbang bukas, pwede akong maging superior bukas. So, ang personal ratio ko ngayon, sa 10 gigs ko, at least meron akong isa rong napalpak. Oh, tapos huwag kang magdadamdam sa palpak na yun, kasi pwede ka naman bumawi. Ayun lang. So, lahat kami psychologically ready, lahat kami pumalpak na sa stage. So, immune na kami ngayon. Yun lang, pagka first time mo rito tapos hindi natawa yung tao, feeling mo parang nakakahiya, parang grade 3 ka, tapos natay ka sa classroom. Gano. Parang ganun yung pakiramdam. Tapos, ang masaya rito, ang mga perks naman, yun, sa aeroplano, minsan papapasukin ka sa, minsan pinapasok ako sa cockpit. Kasi natuwa na yung piloto. Kaya natawag ako sa cockpit. Yun, in autopilot para sa akin. Nasa Instagram ko yun, alam at Ryan Rems, talagang pinapasok ako sa cockpit. Napakasaya. Tapos tinignan ko yung mga instrumento nila. May mga ginalaw pa nga ako nun. Hindi naman naramdaman mga pasaya ko, so masaya. Tapos nag-joke ako sa piloto. Pero sabi niya, huwag muna tayong mag-picture habang nasa air tayo, sabi niya. Kasi local lang, ayun lang. Kaya kung paano nila nagagawin, tingin sila ng tingin, mga impact rin yung gagawin. Ayun lang. So bababa na ako at binigay ko na sa inyo yung aking worst jokes. Para masubaybayan niyo yung best jokes ko sa November 29. Pag mag-isa kang lalakad, malayo ang iyong... Hindi, mas mabilis kang makakarating, sabi nila. Pero pag madami kayo, mas malayo mararating yun. So, Comedy Manila. Thank you. Thank you very much. Uh-huh. Okay pala, ang aking doktor, siya yung mga nag-check sa akin kung ako may tuberculosis. Nung 2012, si Ray Scrooge. Hindi nga, check up na tayo. Let's go.